Blessed day, everyone. I'm Janice De La Cruz, your trusted wealth coach, author, and speaker. Welcome to my interview series entitled Tatay is My Hero, inspiring stories of empowered Filipino fathers. Join me for 21 days as I feature and honor fathers who serve their families and their communities with hope, joy, and love. We aim to spread positivity, inspire people to take action, and have faith that we can make it despite this crisis. This is also an advance celebration for Father's Day! Our special guest for this episode is happily married to Mel for 5 years. They are blessed with healthy and energetic twins, Danielle and David, who are both 3 years old. He is an accredited occupational health and safety practitioner. He is working in one of the prominent construction companies as a safety superintendent. Let us all welcome on this show, Tatay Alain Guerrero! Hello! Hi, Janice! Yes, bati ka naman sa mga viewers natin. Hello! How are you? Kamusta? Kamusta? Okay, it's been a long time na we haven't seen each other, di ba? So, what are you grateful for today, Alain? Well, right now, because yan lang nakakapag-usap tayo, it only shows that I'm healthy and good despite of yung nga yung meron tayo ngayon sa society. And I thank the Lord for each day na waking up and good and able to serve my family and able to get in touch with people na malapit and may connection ako. So for the benefit of our viewers, itong si Alain is kasama ko before sa Youth for Christ. Wow! So medyo magkasama kami sa service noon. So ngayon nag-level up na kami, Couples for Christ na rin kami. So we still belong in the same community. Yes. Alain, I'm interested to know, what kind of father are you to your twins? I can say diplomatic. Kasi every time na makulit, 3 years old. So, pagka sinasabi ng mga ibang kasama din natin namin sa community, nako, turning 3, you still have 2 more years. Ibig sabihin yung kulit nila, pasimula pa lang at madadagdagan pa ng taon. So, right now, dahil 3 years old na nga sila, level of curiosity na mataas, tapos malikot, and kailangan ko ng diplomasya kasi of course I have to also understand yun yung edad nila, that's the reality, but at the same time I have to be firm pagka kailangan din silang disiplinahin, explain kung ano yung bakit hindi dapat ganito, bakit ganito, yung ganun yung approach ko sa kanila. At may mga instances na kapag I think I go overboard na siguro kasama talaga yun eh. For me to instill yung ano dapat nilang gawin at least at their early age, kailangan ng konti. Konti lang naman. No. Between you and Mel, ikaw ang disciplinarian? Pareho eh. Pareho din? Pareho, parang pareho lang din eh. Kasi basta kapag nauna na yung wife ko, si Mel, di na ako muna sasabay kasi parang magiging we feel na mas it would be too much for the kids kapag ka sinabayan ko pa yung ganun. So pag ako naman si Mel mas kalmado. Tapos pag siya naman na nauna, ako dapat yung mas kalmado para balance. How do you discipline your twins? May mga cases na no, naluluhod ako tapos kakausapin ko sila and
oh, what's wrong? Why did you do that? Minsan dinadala ko sa loob ng kwarto, then doon ko po sasabihan, oh, why did you do that? Or nakita mo what happened? Ganyan, and don't do that again. Hindi naman mangyayari kasi gaganoon pa rin nila. Pero at least unti-unti, ganun ginagawa ko nila sa kwarto na doon ko sila kinakausap. So more on kausap, hindi ka naman mulo? More on kausap. Talagang napuno, pitik. Pitik lang. Para lang magkaroon sila ng, uy, parang mali ata. Para at least ma-instipin nga sa nila. Pero yung palo sa ano lang, tapik lang, ganun. Pero yung hindi yung palong lalatay to remind them na may ginawa sila. Yung mga ganun lang. Bago tayo mapasok sa iba pang mga ano, tatanungin na kita, baka naman pwede kang bigay sa amin ng isang joke dyan. Sige. Ano ang pinakamaliit na posas? Ano? Wedding ring. Bakit? Yun na yung pinakatali mo. Nakatali. Yun ang posas mo. Wala nang kawala. Wala nang kawala. Yun na yun. The smallest. Abang posas sa ano sa tag-ing. Basta yun. Oo, muna hindi na kailangan explain. Yes, understood na yan. Lalo na may mga viewers tayo may asawa, alam na nila yan. Yeah. Ito, interested na lang ako malaman kasi I think ikaw yung kaisa-isang father na in-interview ko na may twins. Paano yung relationship mo sa dalawang mong anak? Kasi di ba identical twins sila, no? Yep. So, for benefit of our viewers, identical twins. So medyo, paano yung pakikitungo mo sa bawat anak mo? Noong nalaman namin ng wife ko that they were the twins yung magiging anak namin, and when they came out, pinag-usapan na namin ni Emil na we will never ever entertain the thought na sana isa lang. Mas madali siguro kung isa lang. Sabi namin, whatever happens, hindi namin i-entertain yung thought na yun. Bakit? It will be unfair sa isa at sa kanila, sa twin. Every day, kapag ka mas possible, pareho ko silang nilalaro, pareho ko silang kinukulit, naging makulit masyado yung isa, kailangan ko rin talagang pansinin siya. I mean, oh, masyado. Oo, oh, tigil na yan. Yung ganon. Kasi dumating din ako sa point na ano, naging I have to be conscious kasi baka masyado kong binibigyan na ng attention or lagi kinakarga itong isa tapos na iiwan ko naman itong isa. I have to be cautious din. Baka ma-instill o mag-register sa kanila, mahirap na yun. Lalo na ngayon, yung age nila, parang sabi nila, it's parang sponge yan that they can absorb so many things. Even experiences, kaya maingat. Meron din akong pamangkin na inaalagaan. Mga ganyang edad din, 3 years old. No? So, sila yung stage na kung ano yung sabihin mo, sinusunod nila. Kung ano yung ginagaya nila yung words mo. Yung parang kung ano yung pagkasabi mo, yun din yung way ng pagkasabi. Minsan nga, to the point na kung may alaga kayong aso o pusa, gagayahin din nila yun. even may nakita nga minsan yung dalawa kung paano kumain yung pusa. Pati yung ginagaya, alam, don't do that. You're not a cat. You're not a dog. Don't eat like that. Okay. Ngingitian ka na daw. Tapos okay na. Wala na. At this point ba, parang ano yung nakikitaan mong difference nilang dalawa? Unahin ko si David. Si David yung lagi siyang ano, yung tahimik. Yung palaisip. Tapos parang lagi nung ano, nung sa mata makikita mo eh. Parang nag-iisip. Tapos itong isa, si Daniel, mas malaro. Although malaro naman silang pareho, pero may certain aspect or parang maturity tingnan si David kaysa kay Daniel. Yung gano'n. Although pareho naman sila madaling nautusan, pero mas madaling mautusan mo itong isa si Daniel. But both of them are able. They obey naman. Sino ba yung mga nasa artistic, meron na ba nagpapakita ng artistic side or sa music, yung magaling kumanta, sumayaw, ganyan? Si David yung unang parang unang nagpakita ng sign na sa singing siya. 1 year old. Mga 1 year 2 months, mga ganon. Ginagawa niya, may tinutuntungan niya na laruan nila na kotse. Tutuntung yan, tapos sabay sisigaw yan ng gumagano'n.
parang nag-speech or basta ka nag-detective. Then eventually, medyo musically inclined din ako pag nagigitara ako. Meron silang laro, kunwari yung guitar nila, ginaganon, hindi stam-stam. Si Bo, parang sila, pero si David mo on singing, si Daniel mo on instrument. Tapos merong one time, merong activity ang Singles for Christ dito sa May Village East. E di, part ako ng program, nag-gitara ako. Si David yung lumalapit. Tapos nung may mga sa ibang program, may mga sumasayaw. Si Daniel naman yung lumalapit, gusto makisayaw, yung gano'n. So, siguro, in that simple way, nakikita ko yung difference nila. Pero, naghahawaan lang din kasi. Kaya kung ano yung gusto. Kasi dahil lagi magkasama. Yun nga, lagi magkasama. So, hawaan lang din. Pero, medyo may konting edge lang pagka papansinin mo na maigit. In those aspects. Kasi di ba very identical sila? So parang yun na di-distinguish talaga. Bagong labas pa lang sila. Nahirapan din kami to re-distinguish. Ginawa nga namin nun. Bigyan niya pente. Hindi. Muntik na. Yung isa green, yung isa dilaw. pula pala. Isang pula, isang dilaw. Asado, tsaka bola-bola. ginawa namin, hindi muna namin inalis yung tag nung isa mula sa hospital para ma-identify namin. Pero eventually, dahil nga mas tayo napapamilyaris kami sa itsura sa gitna mukha, alam na namin kung sino. Yung isa, si Daniel kasi isang puyo, si David dalawa. So, isa rin yun sa mga tinitingnan namin. Kapag sino nga ba yung kuya? Sino yung Daniel. Si Daniel yung nauna for David 1 minute. Si David yung ano naman. Yung may balat sa right forearm. So, isa rin yun. Kapag hirap kami before, yun, oops, may balat si David. Ayun. Meron naman palang mga Meron naman. Yep. So, si Daniel, tinatawag siyang kuya? Yan, no? Or by name lang? By name. Although, na lang. Sinatry pa rin namin na sanayin si David na tawagin siyang kuya. Kasi yun din yung advice ng Pedia. Kaya turuan na tawagin si Daniel ng kuya para magkaroon lang din ng seniority between them or yung ganun. Dahil nga, naos-naonan siyang lumabas. Oo. Tama. So ngayon na, di ba, parang sabi mo nag-work ka na. Pero before ba, nung hindi ka pa nag-work outside, nung lockdown, nasa bahay ka din ba? Yes, nasa bahay lang din ako. Naka-set up naman ako ng work from home. So, ano yung parang difference ng mga ginagawa niyo, naging routine niyo as a family nung time na nag-lockdown? Nakakatulong ako sa bahay. So, pagka lunchtime, after lunch, ako na nag-uugas ng dishes before I resume sa work. Tapos after ng work, so pre-prepare ng dinner, after dinner. Aga kami nagdi-dinner around 6. 6:30 nag-start namin mag-dinner para nga may work din ngayon. Yun, after ng dinner, ako pa rin yung tagahugas ng dishes. Ayan, para at least bagong matulog lahat, mag-umayos na. Yun yung routine ko. As a father, how do you take care of yourself naman? May time ka pa ba mag-exercise, yung mga ganyan? Exercise? Ano yun? Just to be honest, simula nung lumabas sila, medyo naging challenge sa akin yung pagganap ng personal time, especially mag-exercise, especially me, knowing myself. I'm an athletic person . Talagang hinahanap ng katawan ko. Basketball ka dati ba? Basketball, volleyball, basta. Yun yung mga sports ko. And nung lumabas sila, tapos nag-work pa ako, naging challenging talaga yung pag-arap ng time to exercise. Pumalit sila . Sila yung naging exercise ko kasi may mga pagkakataon na silang dalawa, kailangan kong buhating na sabay. Yun yung weight ko. Tapos, ngayon, itong nakaraang quarantine days, family quarantine, I was able to find time to mag-exercise. Kaso, hindi rin naging regular, naging consistent today.
kasi hands-on nga kami yung dalawa ng wife ko. Minsan sila yung tumutuntong sa akin, sila na lang tatalo sa sofa, tasabit sa akin, mga ganun. Ayun, yun yung mga kulitan, yung ginagawa nila. Nagtuturo ka rin ba sa kanila? Para may mga teaching moments ka rin pa sa kanila. Pag minsan matanong sila, Daddy, what's that? What's that? Yung mga curiosity. Sabihin ko, that is ganyan, that is ganito. Pagka may mga nagpapanood sila ng ba, mga animals, pero tatanong kung hindi sila familiar sa ganong animals, sabihin ko, ganyan. Mga ganong, ganong teaching. Pero yung mga malalalim na siguro hindi pa mo. Later pa. Anong role pala yung mag-asawa pagdating sa screen time? Kasi di ba, minsan yan yung nagiging, di ba? Ay, sige, manood ka muna ng video tapos para mag-work ako dito or magagawa ko ng household chores. As much as possible, walang movie. Mas gusto namin na, we prefer na maglaro lang sila, interaction sa kanilang dalawa. Kasi mas napapractice yung communication nila eh. Ngayon nga, malino na yung mga ibang words nila at the age of 3. So, agad maaari ganun sana. But, siguro the reality is that pag yung dalawang yan sumabay ng kulitan, hindi ka talaga makakilos dito sa bahay. So, may mga instances na napapakla. Kailan namin papanoorin ng TV, pambata. Limited yung time. Pero minsan kasi hindi na namin na hindi mo na mapapatun yun eh. Basta hanggang matapos na yung kailangan mong gawin sa bahay. Yun na yung duration ng panonood nila. Ang kagandahan lang yan, kasi dalawa sila. So talagang yung sabi mo nga na pwede silang mag-interact, di ba? Yeah. Yun yung advantage nila ng queen. Can you remember or set a story wherein napakita mo yung tatay is my hero? There was one instance. I think very recent, if not last night or the other night. Bila na lang nagsalita yung isa. Parang daddy is my hero. Sinabi niya. Nagulat ako. And then, nung naalala ko nga itong interview, actually hindi ko maalala kung ano yung naging, bakit niya nasabi yun. Maybe, siguro, nagiging hero sa kanila kapag may mga laruan silang naayos ko. Ayan. Ay, syempre kasi 3 years old pa lang nga naman. Kapag ako yung lumalabas, may mag-grocery, tapos may bibili na ako para sa kanila. Kahit snacks lang yan, or daddy age, mga ganyan. Pagkadating dito sa bahay, makikita nila yung daladala ko, wow! Gagano na sila. Yung mga ganun pagkakataon. Pero nga, siguro kung pinakatatay is my hero, yung kapag naayos ko yung mga laruan nila, kahit maliit lang, ma-repair lang ng konti, malaking bagay na sa kanila. Are you willing to share any top of mind na parenting challenges nyo na mag-asawa? Kasi I believe nung nag-umpisa kayo, di ba, parang si Mel had to give up her career or work? Si Mel kasi was working as full-time sa community before. Then eventually nag-resign nga siya. Nung nalaman namin tignan si Mel with twins, she was also looking for work noong time na yun. Hanggang sa lumabas yung kambal, nakaharap ako ng work after a month na lumabas sila. Parang we relied on sa konting savings namin nung we were still working. So yun yung nagsustain sa amin. Dahil nga siguro hands-on kami, yung challenge sa amin yung oras na for ourselves, kailangan tumutok sa kambal eh. Then, even looking for a time para sa amin dalawa ni Mel to go out, hindi naging madali. And you know what I mean, yung sinasabi sa atin, at mas possible pa rin, you find time to date. Oo, pagka lumabas kami, kailangan namin bit-bit yung dalawa eh. Yun na rin ang pinaka-date namin eh. Kaya nga before we, every other week, or Sundays, every other Sunday, lumalabas kami. Yun na rin pinaka-date namin, and date with the twins. Yung oras na hindi namin na-spend sa sarili namin, but more on the twins. Okay lang eh. Kasi minsan lang naman sila magiging bata, di ba? Pag lumaki na yun, hindi ko nga na malaya na 3 years old na pala sila. 3 years old na, oo. Di ba? Tapos 5 na, same year pala nga tayo, no? 5 years din kami eh.
So, same year pala tayo ng pinasal. 2015. Oo, oh, nauna lang kami ng buwan. Ano eh, it's a matter of perspective nga naman, di ba? Oh. There are things we honor that, there are things talaga na kailangan mong i-give up, i-sacrifice for the family, especially for the benefit ng mga bata. Ganun eh, ganun na mindset eh. Oh, so, wala na yung mga laro-laro din for you, di ba? Wala na, oo. Di ba? Trinay kong isingit, pero ang hirap. I mean, magagawa ko, pero may guilt feeling sa akin kasi parang hindi ko na dapat. Hindi, dapat yung oras ko, oras para sa nila na eh. Yung ganun. Pwede ko pa rin makuha yung oras ko for myself kaysa dun sa oras na mawawala ako with them. Ganun eh. Ganun ko tinitignan eh. Kaya ganun maaari talaga, I have to spend time with them. Being a first-time parent, tapos twins pa yan, saan kayo humingi ng support in terms of yung how you will raise them? That's a good question. Kasi honestly, wala rin masyado. Kasi both, ako, wala na akong parents eh. Men also, wala na rin parents. So, hindi namin alam kung kayo kami din kukuha ng guidance. The good thing is that the community has taught us on how to raise children. Or nakikita namin sa mga nakasama namin titos and titas before, nakakakwentuhan, and sa mga ninong at ninong siguro sa kasal, doon kami kumukuha ng mga ano, ng mga tips on how to raise kids. Kasi although siguro sa kanila pa isa-isa, kami dalawa agad. Ganun din lang naman, pareho lang din naman eh. Nagkaiba lang, dalawa sila. Dalawa lang silang pagsasabay namin ng palalakihin. Kaya, ayun. Kaya we are also thankful sa community. Do you still have plans of adding children in the future? In the future, yeah. In the right time. Kasi gusto rin namin ma-experience mag-alaga ng babae. Kaya ang tanong ngayon, kung magiging kambalo, hindi. Yun nga eh. Ito nga. Well, we don't know kung ano talaga, kung yun ay bibigay ni Lord. Kung bibigay ni Lord ulit ang kambal, wala naman mo yung magagawa. And all the more that we will be thankful for in the right time. But yeah, for now, ito muna yung dalawa. Dean, what is that one life lesson or value na gusto mong matandaan ng mga anak mo sa'yo? If there is something that I can pass on to them, unang-una siguro yung the value of faith, having faith in God, the value of being a spiritual person, yung malapit sa Diyos, and yung may compassion sa tao. Yung humility, kahit anong mangyari. Yun yung gusto kong ma-impart sa kanila. Na regardless of kung maging successful, of course, I wish for them to be successful in life, but kahit maging successful sila sa buhay nila, huwag nilang kakalimutan lagi yung pinanggalingan nila. At lagi nilang isipin na hindi nila mararating yung estado nila by that time kung hindi dahil sa Diyos. Yun. More than anything else, faith in God, takot sa Diyos, at humility before the Lord. Yun lang. Yun yung gusto kong matutunan nila. And the rest will follow na lang yan. Tama! Epe, ganyan tayo. Ganyan ang training sa atin, no? Diba? So, tama lang na i-pass on natin yan sa ating mga offsprings. Yeah. Okay. So, Alain, please take this opportunity to promote any advocacy or business that you may have. And then, any final message to the fathers who are listening to us right now? I will relate it into my profession right now. At the safety field ako, we always look on the safety ng mga tao more than anything else. Let's all always think na yung safety ng tao hindi lang nakasalalay sa on the physical aspect, but the safety, but also spiritually. Yes, in my field, I have to see to it that na makakauwi yung mga tao sa kanilang mga pamilya. But more than that, if is yung ma-secure din sana nila yung path nila sa Panginoon. Which is quite also challenge in a secular aspect, in a secular world. But I know there are also groups who are working on that. Kaya ako nung
itong nandito ako sa profession na to, there's one person that I can share my faith with sa company namin, sa co-workers ko, colleagues ko, mga realizations ko, mga opinions ko in the spiritual aspect. I will share it kasi more than buhay kasi ang nakasalala eh. So ng buhay is yung ng buhay na tayo is yung spirituality din nila. Health and safety, physically, but also spiritually. Yun yung sana ma-secure natin sa bawat isa sa atin, sa mga tao. So, nabanggit mo kanina, Alain, that you are into safety. Meron ka ba mga tips na pwedeng i-share sa mga viewers natin pagdating sa safety measures para yung mga magugulo nilang anak eh maging safe? Yan. Unang-una, siguro yung... Ito ginagawa ko. Kapag sa gabi, yung mga hindi na kailangan na electrical appliances, ina-unplug ko para iwas sunog din. Lalo na ngayon, no? Incident ng sunog. So, mostly, pag electrical faults yun eh. So, yun, tinatanggal ko yun. Of course, iniwan ko lang yung ref kasi nga kailangan. But the rest, kung bakit hindi na kailangan, ina-unplug ko yun. And then, yung mga sharp objects na reachable, ganyan mara nasa taas. Yung mga mababasagin, alam mo na, yung mga breakables, ayan, wala sa baba yan, ganyan mara nasa taas at nakatago. Yung mga laruan, walang mga sharp and pointed objects sa mga laruan nila. Supervision sa kanila, yung mga matang bagay. Then, reminder, oh, careful. Ayan. Pag sa mga kambal. Although, kaya sila na ano na rin nila, na-adapt nila. Daddy, careful. Gumagano na rin sila. Oh, nila yung reward na. Marunong na. Marunong na rin. Oh. Tapos, sinitrain mo rin ba silang mag-ligpit ng mga kalat nila? Housekeeping. Ayan. Oh. Nagsasabihan ko, okay, collect all your toys and put it in this box. Ayun. Although, matagal nga lang. Unti-unti, mabagal. Pero, nagkakaroon naman na ng ulit ng idea. Nagkakaroon sila ng notion. Then siguro sa mga other tatay, 5 years in a married life, 3 years as a father, kung tutusin, still, consider ko pang sarili ko still young, this kind of aspect. But, what keeps me on the road? Pagdarasal namin ng mag-isawa, hinding people, persons who can journey with you in this life is big advantage, malaking tulong yun. Sabi nga nila, no man is an island din. We need one another, and the community where I belong to right now is a big help para mag-stay ako doon sa focus ko as a father. At the same time, getting advices from other titos or other fathers will help a lot in raising my kids. Yes, yun naman ang advantage talaga ng you belong to a community, no? Nagkakaroon ng hubungan, nag-sharing ng best practices. Yep. And yun din yung objective ng ginagawa natin ngayon sa online interview show na to. Gusto natin maibahagi yung mga experiences ng mga tatay sa mga hindi pa nagiging tatay, katulad ng asawa ko, or ng mga tatay na medyo baguhan, para at least, di ba, medyo magagaydan din sila. And then, yung mga tatay na matatagal ng tatay din, they have the opportunity to share their wisdom as well. Yeah. Di ba? Yep. Okay. Tama. Yes. Thank you very much, Alain, guesting in Thank my you. Show. Thank you then. Thank you for this opportunity. Yes. There you have it, friends. We have heard the amazing story of Tatay Alain and his family. Join us again tomorrow for our next episode of Tatay is My Hero. Stay safe and healthy, everyone. God bless. Bye. God bless. Bye-bye.